Isa ka bang mabuting katiwala ng Diyos? Magandang araw ng Biyernes sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagtitiwala sa atin ng mga biyayang minarapat niya ang ating pangasiwaan. Inaasahan ng Diyos na maging responsable at masinop tayong katiwala. Pinauunlad anumang biyaya ang pinagkatiwala sa atin upang may masaganang bunga sa kanyang pagbabalik. Kamusta ba tayong katiwala? Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa pagpapahayag ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga punong pari at mga matatanda ng mga Hudyo, "Makinig kayo sa isa pang halimbawa. May isang may-ari ng bahay na nagtanim ng ubasan. Binakuran ang paligid nito, humukay para sa pisaan ng ubas, at nagtayo ng toring bantayan. Pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at naglakbay sa malayo. Nang malapit na ang panahon ng anihan, pinapunta ng may-ari ang kanyang mga katulong sa mga magsasaka para kubrahin ang kanyang bahagi sa ani. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang kanyang mga katulong. Binugbog ang isa, pinatay ang iba at binato ang ilan. Nagpadala uli ang may-ari ng marami pang katulong. Subalit ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa kanila. Sa bandang huli, ipinadala na rin niya ang kanyang anak sa pag-aakalang, 'Ikagalang nila ang aking anak.' Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, inisip nilang, 'Ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at mapapasa atin ng kanyang mana.' Kaya sinunggaban nila siya at inilabas sa ubasan at pinatay. Ngayon, pagdating ng may-ari ng ubasan, ano ang gagawin niya sa mga magsasaka? Hindi nila kaawaan ang masasamang tao yun. Pupuksay niya mga yon at paupahan ng ubasan sa ibang magsasakang magbibigay ng kanyang kaparte sa anihan." At sumagot si Jesus, "Hindi niyo ba nabasa sa kasulatan, naging panukalang bato ang tinanggihan ng mga tagapagtayo, gawa ito ng Panginoon, at kahanga-hanga ang ating nakita. Kaya sinasabi ko sa inyo, aagawin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito." Nang marinig ng mga punong pari at mga pariseo ang mga talinhagang ito, nauunawaan nila na sila ang pinatutungkulan ni Jesus. Huhulihin na sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao na kumikilala sa kanya bilang propeta. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Ami Batoktoy ng Institute of the Holy Family, Aggregate Institute of the Society of St. Paul. Ang mabuting balita ngayon ay tungkol sa masamang pag-uugali ng mga katiwala ng isang may-ari ng ubasan. May masama silang balak at gusto nilang sila na ang magmay-ari ng ubasan. Kaya't pinatay nila ang tagapagmana. Mga kapanalig, tayo rin ay katulad ng mga katiwala kung nakakalimot tayong magpasalamat sa mga biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay dapat nating payabungin upang magbunga ng kabutihan at kababaang loob. May mga pagkakataon na pinagwawalang bahala natin o nakakalimutan na ang lahat ng mga biyayang tinatamasa natin ay pawang kaloob ng Diyos na dapat nating ipagpasalamat. Mahal tayo ng Diyos kahit ano o sino pa tayo. Suklian nawa natin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa.
lalo't higit sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo po akong maging tapat na katiwala ng mga biyayang minarapat mong aking pangasiwaan. Biyayaan mo po ako ng kababaang loob upang maipadama ko ang iyong pag-ibig. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-iisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. Asahin niyo pong lahat na nag-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan, lalo ng mga labis na apektuhan ng pandemya. Sa mga may sakit ng COVID at iba pang sakit, at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila, sa mga non-medical frontliners, at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap ng ating kapwa. Asahan po ninyong patuloy namin ipinagdarasal sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang pagdarasal, pag-aayuno at pagkakawang gawa ang mga disiplinang sikaping sundin. Nang grasyang hatid ng Kwaresma'y ating kamtin. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami.
San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Celebrating the Pauline Family Year of the Word of God from November 26, 2020 to November 26, 2021 with a theme, That the Lord's Message May Spread Quickly.